Oh, mga kapindot, welcome back muli sa aking YouTube channel, Charon Official. Magandang umaga sa ating lahat mga kapindot. Ayan. At pauwi na naman tayo mga kapindot. Rest day na naman tayo matapos ang isang linggong strip duty sa trabaho. Strip duty sa Lansangan, strip duty sa Manibela, lahat strip. Kaya paako yung nangangalay na. Ayan. At intro muna tayo mga kapindot. Ayan. At for today's vlog nyo na pala mga kapindot, kung naalala mo yung last vlog ko, Sabado yata yun, yung upload yung video na tungkol dito sa ating backlit mo nung yung battery indicator niya na lumalabas, nagwa-warning. So ang ginawa ko doon, bumili ako ng smart charger, tapos pinol charge ko siya bago ko binalik dito sa ating motor. So ngayon, nasabi ko doon sa previous vlog ko na observahan ko siya na naka-stack lang ng isang linggo na nakawalang andaran. So isang linggo ito naka-stack lang doon sa may garahe ng mga truck doon sa pinapasokan kong trabaho. Isang linggo ito walang andaran. Abot ng malakas na ulan, pero may takip naman to, sipi pa rin siya sa ulan. Walang andaran palaga. Ngayon ko lang siya na paandar ulit. Magre-rest din na tayo, ng pauwi na tayo. So sinimutan ko, inopen ko kaagad, sinusiyan ko kaagad kung lalabas ba pa ba ulit yung ano niya, battery indicator na, kung magwa-warning pa rin. So paglabas na tinignan ko yung na-open ko na yung sosyan, tinignan ko yung voltmeter, 12 volts, 12.1. so ayos siya. Nung in-start ko na mga kapindot, ayun nga, hindi na talaga siya nalabas, hindi na nag warning lubat mga kapindot. Talagang successful yung ginawa natin na na decision na bumili ng sariling charger. Kasi pagka nagpapacharge lang tayo sa mga motorcycle parts or accessories, may mga charger yan lang sila eh. So mabilisan lang, 30 minutes yata, so tapos na kaagad. Hindi pa nga na full charge yung yung battery mo, tatanggalin na kaagad. 30 minutes, 20 pesos na yun. So, yun ang nangyayari dito eh. Nagpa-charge na ako dati. So, 30 minutes. Okay na daw. Nung kinabit ko, okay naman. Ang malakas naman ng pa-start. Kaso, ang problema, pag nakatambay ng buong magdamag na hindi mo natambar, ayan, pag sinusi mo, hindi siya lalabas, no? Nakauna yung sasiyan mo, nakauna yung nakailan mo yung dashboard, pero hindi pa siya lumalabas doon pagkasusi mo. Walang lumalabas na battery indicator or yung signing na nalubat siya. Wala, pagka pinaandar mo na, pagka in-start mo na siya, saka siya lumalabas. Yun. Kaya hindi na talaga wala yun. Kaya sabi ko, sayang lang yung 20 pesos ko. Tamang-tama, may na-order ako sa sa Lazada na battery charger, smart charger. May naman ako nun, may video rin ako dun, na-review ko yung smart charger na yun. Ginawan ko naman yung video yun. Panoorin nyo na lang mga kapindot. So, pinol charge ko sa matagal na full yung battery.
So, kasi yung 60% na lang yung laman pala ng battery natin. Nung chinags ko siya, yun, 60% na lang. Eh, ano na siya eh. Pagka in-start mo, bumabagsak. Bumababa sa 8 volt. No, bumabagsak siya. 8 to 9 volts na lang. Bumabagsak talaga siya. Kaya, bumili na ako ng ano, sariling charger. Para so solid talaga yung ano, yung pagka-charge. So, nung chinays mo, ang tagal. Siguro mga 4 hours. 4 hours or 5 hours bago na puno. Sabi ko, kung doon pa rin pala, wala rin silbi. Kaya ito na yung review mga kapindot, kung mapapansin nyo, wala na talaga. O, naka-on yung voltmeter niya. Yan, 14.4. Yan. So, ayos, ayos yung naging decision ko. Bumili ako ng car charger na halagang 700. Kaysa bumili ako ng bagong battery, di ba? Magkano yung bagong battery? 1,000 plus. Bago pa lang naman itong battery nito. Ilang buwan pa lang itong motor ko, 4 na buwan. Tapos papalitan mo ng battery. Wala namang defect yung battery pala. Kaya tamang-tama lang yung ano, naging decision ko na bumili na lang ako ng sarili kong charger. So, ito, napakinabangan ko naman. Maganda naman yung kinalabasan, no? Wala na. So, wala na tayong problema sa battery. Hindi na tayo mga ngamba na malubata, no? So, ayos. At nagawang talaga natin ng paraan. Hindi kaya paraan. Talagang yun talaga ang gusto kong mangyari, na bumili ng sariling charger. Yung sa ganun ay mabawas-bawasan yung gastos natin. Gagastos ka pa sa pag-charge. Tapos wala rin naman pala. Malulubat pa rin kasi saglitan lang yung pagkakarga ng ano, charger nila. 30 minutes naka-recover baka agad din. Ano yan? Super fast charger. Di ba? Ayun. Bumili na lang ako ng sarili kong charger. Grabe, tatagal naman yung charger na yun eh. Kaya sa mga gustong bumili ng mga kapindot, ilalagay ko dito sa description ng yung link ng charger na yun, yung shop na yun na pinagbilhan ko, ilalagay ko dito. Tapos, kasi yung last vlog ko na nireview natin, no, yung bakit na nilubatan ako nun, dahil sa katangahan ko rin, nakalimutan kong patayin yung susian. So, lagi na lang nakailaw yung ano, yung headlight nun. Nagkukwentuhan kami, kalimutan ko na naka-on pala yung susi. So, yun. Ubos yung karga ng battery. Kaya doon nag-umpisa, tapos dagdag pa yun na binabaan ko yung idle niya. Sobrang baba na. Ang ganda ng idle niya. Yun. Doon pa, dagdag pa yun. So, hindi niya kaya magkarga ng ganun-ganun na, ganun kabilis. Kasi pagka in-start ko siya, mababa talaga yung andar niya. Kasi sa mga handa click, pagka hindi mo ginalaw yung idle, pagka in-start mo, mataas talaga yung minor niya. Mataas bago, tataas mo na siya. Kasi parang yung pagka start mo na gano'n na under niya na mataas, no? Parang nag-charge yun sa battery. Para ma-refresh niya yung battery na nagamit mo pag-start, no? So yun. Tataas mo na siya bago bumaba. Ito, nung kinalikot ko, binabaan ko talaga.
Kasi pagka in-start ko, wala na. Pag mababa ang minor, pag i-start mo, ganun lang talaga yung under niya. Mababa pa rin talaga. Hindi na siya tumataas. Kaya yun. Hindi na yung laman ng battery. Hindi na babagdagan. Pabawas na pabawas na lang. Kaya isa pa yung naging problema ko. Isa yung naging dahilan yung pag-adjust ko ng ano. Hindi ko rin naisip na i-monitor yung ano, yung voltmeter nito. Nawala sa isip ko. So ngayon, kahit binabaan ko yung minor niya, na-monitor ko na yung ano niya, idle sa voltmeter. Ayan, 14.3. So naglalaro sa 14.4. Kasi kung sobrang baba to, hindi natataas yan. Hanggang 12 lang talaga yan. Yung stock nga lang talaga na laman. Yun lang makikita mo dyan. Hindi mo makikita ang nagkakarga na tumataas. Kasi mababa nga masyado yung minor nya. So ngayon, okay na. So, kung mag-adjust man kayo ng minor nyo mga kapindot, eh ano nyo lang. Yung hindi huwag nyo ganong babaan. Kasi madadali talaga kayo. Masisira yung battery nyo. Hindi mo masira. Palagi na lang maglulubat. Kasi yun nga, mababa nga yung minor ng ano nyo, ng motor nyo. Siyempre, hindi rin magkakarga ng maayos yun. Hindi nga kayang mag-charge kasi yung minor niya nga mababa talaga. No? Tapos yun lang naging dahilan. So ngayon wala na. Na-solve ko na yung problema niya dahil lang sa pagbili ko ng charger. So, wala na akong pangamba. Kung maglubat na siya, ay di charge natin ulit ngayon. May sarili na tayong charger eh. So okay naman, inabot ng isang linggo, nakatambay lang. Hindi naman malubat. Kala ko magbabawas ng gusto, wala. Pagpa-under ko, one click eh. Saka yung ano niya, hindi naman magbabawasan talaga. Yung stock niya na 12 volts. 12.5 yata yun. 12.3 yung pag-start ko. So ayos. Successful tayo sa kahit gumastos tayo. Pero napakinabangan naman natin at saka na solve natin yung problema natin sa battery natin. Diba alam na tayong gumastos ng ganun, pero napakinabangan naman natin. Huwag tayong gumastos na hindi natin napakinabangan. Kaya ng pa-charge sa'yo ng pa-charge. 20 ng 20. Eh kung araw-araw ka magpa-charge eh. Bawat uwi mo magpa-charge ka. 20. O di 1. Eh isang linggo. Eh 20-20 araw-araw. Anong maaaraw. 120. So eh ano mo 480 rin isang buwan mo. Kaya pa-charge yun ng pa-charge. Eh kung bumili ka na lang ng battery, may sarili ka pang charger. Lifetime pa, 'di ba? Mas grabe pa. Wala nang balikan. Isahan lang. Kagaya nitong ginawa ko, 'di ba? Eh dalawa lang yung naisip ko nun eh. Sa either na bibili ako ng battery or subukan ko munang bumili ng charger tapos itry kong i-charge tapos pag na full charge, pagka na-stock ng isang linggo, try natin kung babalik pa rin sa dati, no? Yun ang naisip ko.
So ito na, masubukan ko na. Isang linggo ito naka ano, isang linggo naka garahe lang. Ginamit ko ng sabab, oh. Ang araw ngayon, wibis. Oh, ngayon lang natandar, ngayon wibis lang. Anim na araw. Anim na araw din siya. Naka stock lang. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa battery charger ngayon. Automatic kasi yun, eh. Automatic yun. Kung ano mang battery ang i-charge mo, halimbawa, 24 volts na battery ang i-charge mo, madi-detect niya na yung sinacharge mo, 24 volts. Lalabas dun sa screen niya, nakalagay dun, 24 volts. Pag 12 volts, mayroon din doon, nakalagay 12 volts. Eh, 12 volts yung chinoise natin. Lumabas doon 12 volts. No? Automatic siya, automatic. Kaya, ano ba siya? Touch screen. Ang sensitive na ano niya? Tawag nito, sensor. Tinapat mo lang yung daliri mo doon sa sensor niya. Talagang gagana siya. Talagang magpapangsyon siya kagad. Ganun ka, ano, kasensitive yung sensor niya. So, yun lang naman yung ano natin, mga kapindot. Ngayong umaga. No? Review lang sa, ano, sa battery natin. Kung lalabas pa ba yung, ano, kung maglulubat pa ba. So ngayon wala na talaga, goods na yung ginawa natin. Kaya ang ganda, ang galing ng battery charger na yun. Kaya ako, wala nga akong tiwala dun nung nagpa-charge ako. Sabi 30 minutes lang daw, okay na. Kaya sabi ko, maaari ba yun? Mas maganda ngayon kung patagalan mo, eh. May gauge naman yung ano nila, may voltmeter naman. Pili kong ano, pagka full charge na yung battery mo, automatic siya mag-off. Tsaka kahit na mabaliktad mo pagkalagay ng ano, halimbawa yung positive nalagay mo sa negative, yung negative na sa positive, wala man lang kaano-ano, kakaba-kaba, kasi tutunog siya. Pagka nabaliktad mo, mag-warning siya, tutunog. May ano siya, eh, yung polarity na yung parang mag-short circuit or yung babalik yung ano, kuryente. Mayroon siyang ganun. Nakokontrol niya. Parang kinokontrol niya na ganun. So, maganda nga talaga yun. Wala kang magiging problema sa ibang charger kasi pagka nabaliktad mo, talagang puputok yun. Kung hindi battery mo masisira, di yung charger masisira. Then, wala kang pangamba din. Napakagaling, napakaganda ng charger na yun. Ano na ako, eh. Dismaya na ako dito, eh. Nandismaya na ako. Gusto ko nang bumili ng bagong battery. Sa mahal ng battery. 1-2. 1-2 yung battery nito. Yung Quantum. Mahal pala ang battery nito. Kaya sa ito, pinag-isipan kong mabuti. Charger na lang bilhin ko. Ayos pa. Karoon ka pa ng sariling gamit.
yun ang nabili ko, charger. So goods na mga kapindot, wala na. Ay dati dito lumalabas yan eh. Yan dito lumalabas yan, pumupula yan dyan. Ngayon pumupula yan. Ngayon wala na. Solved na. Solved na problema ni Click. So yun lang naman mga kapindot, na-review ko lang naman. Kasi yun din yung sinabi ko sa last vlog ko nung Sabado, na subukan natin itong i-review pag RSD ko pa uwi, kung lalabas pa rin yung ano niya, battery indicator. So ngayon wala na kapindot, ano na, solve na yung problema natin. Good na. So hindi na tayo bibili ng battery. Padala muna tayo dito sa Palawan mga kapindot. Try natin. You know, walang tao. So, padala mo na ako mga kapindot. Padala mo na ako sa amin. Balikan ko na lang kayo mamaya mga kapindot. So yun mga kapindot, tapos na tayo nagpadala. Pira. Let's go na. Uwi na na. Uwi yan na. Tingnan nyo mga kapindot. Hindi na ano yan ha, pa-undering ko. Hindi na lalabas yan. Diba? Hindi na lumalabas yung battery indicator. 14.2, 14.3. Yan, dyan lang maglalaro mga kapindot. Tara, huwag na tayo. So yun lang naman ang vlog natin ngayong araw mga kapindot. At wala nang iba tungkol lang sa ating battery na nalubat. Yun lang. So ngayon wala na, na-fix na natin yung problema natin dito. So mag-end na tayo sa video natin. So bago ko tatapusin tong video natin mga kapindot, sana makapag-like na kayo mga kapindot. Like lang mga kapindot ha, masaya na ako kung nakapag-like na kayo. Masaya na ako dyan mga kapindot. Like, subscribe, pa-share, pa-hit na rin ang notification bell mga kapindot, i-bell all nyo. Para every time na may bago tayong upload na video ay nakatanggap kayo ng ma-notify kayo. Yan. So yun lang mga kapindot, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Yan, sana hindi kayo manawa sa panood ng aking mga ina-upload na video, no? At maraming salamat talaga sa inyong suporta. Dahil sa inyo,
narating na rin natin yung goal natin na sana ma-monetize tayo, no? So, ayun, ma-monetize na ang channel natin. Siguro mga ilang buwan ang nakalipas. Dalawang buwan na nakalipas na monetize na tayo. So, wala pa rin tayong kita kahit na monetize na tayo, no? Wala pa tayong kinikita dito kay YT. Kaya tsaga-tsaga lang muna sa pagbablog. Kahit na mga walang kwentang content, ayos lang yun. At nasa ating mga kababayan na lang yun. Sila nang bahala kung susuportahan pa rin tayo or panonoorin pa rin yung mga video natin ina-upload sa ating YouTube channel, no? So yun lang mga kapindot. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. At lagi kong tandaan, bago tayo umalis o lumabas ng bahay, bago tayo magmaneho ay magdasal po muna tayo. Yun. Para meron tayong guide sa ating pagbibiyahe araw-araw. No. Yun lang mga kapindot, and God bless all, no? Mag-ingat tayo palagi. Saan man tayo magpunta, saan man tayo mag-rides, kung ano mang mga okasyon na pupuntahan natin, mag-ingat po tayo palagi. Yan. So, yun. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless all. Peace out. Bye-bye.